aking mga kaibigan. Alam na ninyo ang tanan na mula sa amang mahal. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit nito. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig. Kung ang katumbas naman ito ay ang kanyang buhay, ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Kapag ang sinuman ay nahiyang kumilala sa akin at sa aking mga salita sa harapan ng lahing ito na makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikahihiya rin siya ng anak ng taong napagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. At kasama ang mga banal na anghel, sabi pa ni Jesus sa kanila, tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang nagahari ang Diyos ng may buong kapangyarihan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Sa unang pagbasa, narinig po natin ang kwento po ng Tore ng Babel. Ang Tore ng Babel ay nagpapaalala at nagpapahayag sa atin, no? Ang pagnanais ng tao na maging dakila. Kaya anong magandang balikan sa Genesis, sinabi ano yung intensyon ng tao nang gawin nila yon. Gusto nilang maging tanyag sa sarili nilang pangalan. Sa sariling kakayahan, maging sikat, maging kilala. Minsan magandang tanong, ano ba yung mga tila tore ng Babel natin sa buhay natin? Siguro yung iba kapangyarihan, yung iba kayamanan, yung iba ay maging viral at sikat. Posisyon. Kaso lang, ito yung nagiging paraan para maging mapagmataas sa kapwa. Maging kilala at ang iba ay ilagay sa kanyang paanan. Ibaba. Kaya ho, hindi ba sa pag may isang pamayanan, pareho nagmamataas, kanya-kanya ho ng pataasan ng ere, palakihan ng ulo. Sa tingin nyo ba, nagkakaintindihan pa ba sila? Hindi, di ba? Kung ang buhay mag-asawa, si Mr. at si Mrs., ayaw magpakumbaba, parehong pinairal ang pride, sa tingin mo ba magkakaunawaan sila at magkakaintindihan? Hindi, di ba? At ganun din naman sa ating unang pagbasa. Ang naging price ng pagmamataas ng tao, hindi na nagkakaunawaan.
May kanya-kanya ng langguaheng pinakikinggan. May kanya-kanya ng lengguahe ng sinasabi dahil nagmamataas na. Pero, paalala sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno, sa araw na ito at sa simbahan ding ito, sa simbahan ng Quiapo, tayo ay nagdedebusyon sa Kanya. Kaya ho, ang lahat ng misa natin pag atuing Biyernes, maliban na lang po kung may kapistahan, ay pula ang suot. Ang panalangin natin ay ukol sa krus bilang pagdedebusyon sa Diyos na niyakap ang kanyang krus. Kaya di ba sa imahe ho ng mahal na pong Jesus Nazareno, mahigpit na sinasabi ni Jesus at paalala, narinig natin sa Ebanghelyo, kung gusto mong sumunod sa akin, limutin ang sarili, bitbitin ang iyong krus. Ang tao nagpapakataas, puno ng sarili. Ang taong mataas ang ere, mataas ang lipad, punong-puno ng sarili. Filled with the self. Ang sabi ni Jesus, gusto mong sumunod sa akin? Empty yourself. Kaya hindi ba ang taong nagpapakababa, inuubos ang sarili? Hindi puno ng sarili kung hindi inuubos ang sarili. Yan ho ang nais sabihin ni Jesus. Unang-unang kondisyon sa pagsunod sa mahal na pong Jesus Nazareno, limutin at iubos ang sarili. Saan mo iubos? Ang krus ho, hindi lamang po simbolo ng paghihirap. Iniisip agad natin, pag may krus, hirap ang unang pumapasok sa isip natin. Kaya di ba, minsan pag may bagay na medyo nahihirapan tayo, sinasabi natin, ay, yan ang krus ko sa buhay. Iniisip agad natin, hirap pagdating sa krus. Pero nalimutan din natin na yung hirap ni Jesus ay consequence lamang ng ano? Ng pag-aalay ni Jesus. Kaya ho, ang cross, hindi lang po siya symbol ng suffering. Kundi yung suffering ay consequence ng kanyang offering. Pag-aalay ng sarili. Pag-aalay ng buhay ni Jesus para sa atin. Kahit mahirap, inalay ni Jesus ang buo niyang sarili para sa atin at sa ating kaligtasan. Kaya paalala din sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno, sa ating pagnanais sa sumunod sa Kanya, yakapin natin ang krus ng pag-aalay. Pag-aalay ng sarili. Kaya magandang tanong, saan ka ngayon nais dalhin ng mahal na pong Jesus Nazareno para ialay ang iyong sarili? Sa iyong pamilya? Baka doon ka tinatawag na mahal na pong Jesus Nazareno na ialay ang sarili mo. Sa iyong anak? Kung ikay magulang sa iyong mga anak, ialay ang sarili mo sa kanila. Para sa ganun ho, ang tunay ang tao nag-aalay, iisa lang po ang lengguaheng binibigkas. Hindi na ho kanya-kanyang lengguahe ng pagmamataas. Hindi na ho kanya-kanyang lengguahe, kung hindi iisang lengguahe na ang pinapahayag ng mga Kristiyano na nananampalataya kay Jesus. Ang lengguahe ng pag-ibig. At yan po sana ang lengguahe natin. Ang lengguahe ng pag-aalay. Ang lengguahe ng pagmamahal at pag-unat ng kamay para maiabot ang kapwa. Ang lengguahe sana ng pag-uunawa. Hindi na ang lengguahe ng pagmamataas at pagkakanya-kanya.
Kasi kung yun ang lingwahe natin, hindi magkakaintindihan. Pero kung ang lingwahe natin ay pagmamahal, tiyak, magkakaintindihan tayo. Hindi ba? Kaya nga, hindi ba sa mga tao nagmamahal, kahit hindi sila nagsasalita, nagkakaintindihan sila. Pag yung tao, mahal na mahal ang bawat isa, sa mag-asawa, ilang taon na at mahal na mahal ninyo ang bawat isa, kabisado na nyo ang lingwahe ng bawat isa. Because your language now is now the language of love and offering. Ang krus ho, hindi po hirap lamang. Kung hindi, pag-aalay kahit mahirap. Pagbibigay ng sarili kahit na ang consequence ay paghihirap. Ito po ang halimbawa sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno. At tayo mga deboto na nagpupunta rito sa simbahan ng Quiapo tuwing Biyernes ay patuloy niyang inaanyayahan. Sumunod ka sa akin. Iubos mo ang iyong sarili. Hindi puno ng sarili. Bitbitin mo ang iyong krus at mag-alay. Hindi sariling kapakanan ang iniintindi. At ito ang lingwahe ng bawat deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. Hindi na lingwahe ng pagkakanya-kanya. Hindi na lingwahe ng pagmamataas. Kundi nagpapakumbaba at binibigay ang sarili. Para sa ganun, ang lingwahe na natin ay ang lingwahe ng pag-ibig. Amen.